Hello! Good morning sa ating lahat. Napakaganda ng ating condition ngayon dahil siyempre nanalo ang ating gustong magiging presidente na si Bongbong Marcos. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtitiwala at bumoto sa kanya. Kaya guys, kahapon, hanang hapon, yung isang vlogger na bumabanat dati kay Bongbong Marcos ay nanikluhod, no? Ang sabi niya, hindi ko na babanggitin kung sino siya. Isa siyang vlogger. Sikat siya na vlogger. Kung makabatikos yun kay Bongbong, grabe. Pero kahapon, alam nyo ba, nanikluhod. Ang sabi niya, sa totoo lang, hindi daw niya pinuto daw niya si Bongbong Marcos. Hindi daw niya binoto yung kanyang kinakampihan na kandidato. Hindi ko na rin babanggitin. Kasi daw, nare-realize daw niya na kung sino daw yung itinadhana ng Panginoon doon sa pwesto na yun, yun daw ang magiging panalo. O diba? Natatawa lang ako kasi alam niyo ba kung makabanat yun kay Bongbong? Grabe, ang sakit kaya sa dibdib. Pero kahapon. Pero okay na rin yun. Na-realize nila at na-accept nila. No? Siguro, nakikita nila na talagang panalo na si Bongbong. Salamat naman sa Panginoon at natugon din yung simpatya niya. At saka ngayong umaga naman, napanood ko si Manny Pacquiao kagabi. Nag-ano na rin, tinanggap na rin niya yung kanyang pagkatalo. Sabi niya, bilang isang kandidato at boksingero, sanay daw siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Totoo naman. Kaya humahanga ako sa iyo, Manny Pacquiao, humahanga ako sa iyo. Kasi andyan pa rin, ano ka pa rin. No? At saka doon sa isang kandidato naman na si Isko Moreno, sir, alam mo naman idol na idol kita. At nakita ko na rin na tinanggap mo na rin ang iyong pagkatalo. Nagbigay ka na rin ng mensahe para sa ating Presidente Marcos. Naibigay mo na rin yung Tama lang yun. I-accept natin na hindi tayo talaga karapat-dapat doon. At sana, sa panahon ngayon, magkakaisa na tayo. Huwag na tayong magsiraan. Huwag na nating balikan yung mga pangit na mga nakaraan. Move on na lang po tayo. Kahit sinong uupong presidente, kapag hindi tayo nakikipagtulungan, wala, baliwala rin. Kaya kailangan, sa panahon ngayon, gusto ko lang sanang maiparating, kung ano man ang nasimula ni Duterte, sana maipagpatuloy din ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos. Sir, sana naman ho, kung ano yung mga nasimula ni President Duterte, sana ho, hindi ho mababago yun. Lalo na kaming mga OFW, sana po mapoprotektahan din kami. No? Yung mga nasimulan niya, maipagpatuloy mo rin at kung ano pa ang mga magagandang plano ninyo.
Saludo ako sa inyo na andyan ka na ngayon sa pwesto mo. So, sa lahat naman ng nakikisimpatiya doon sa kabila, move on na rin po tayo. Huwag na tayong mag-isipan ng mga kung ano-ano, mga rally-rally, mga kung ano-anong kaguluhan. Huwag na po. Kailangan magkaisa na po tayo. Andyan na eh. Ang sasabi ko lang din sa iba na umaasa na magkaroon ng prangkisa tungkol dyan sa ABS-CBN, siguro kailangan maisang katuparan yan kapag dumadaan talaga sa proseso. Ang lahat ng yan ay may proseso talaga. Nakikisimpatiyat din naman ako sa mga tao doon na kumbaga nawalan din sila ng trabaho, pero kailangan, hindi naman pwedeng mabuhay na lang tayo para doon lang. Kailangan magsikap pa rin tayo. Maraming paraan para mabuhay. At sana naman, tigilan na natin yung mga siraan, mga walang pakundangan na batuhan ng mga maanghang na salita. Kasi andito na, wala na tayong magagawa dahil ito na, nanalo na eh. So, masaya lang kami dahil kaming mga OFW, kung sino yung nasa puso nila, yun ang nananalo. Kaya sobrang masaya rin kami ngayon. So, sa ngayon, move on po tayo at kalimutan ang lahat, magiging masaya at mag-iingat pa rin tayo dahil andyan pa rin ang ating kinakabahan na pandemic. Sana po mawala na ng tuluyan yan at wala na pong magkakasakit. At doon naman sa mga nananalo na mga senator, congratulations nga pala kay Sir Robin Padilla. No, Sir Robin Padilla, congratulations sa iyo at kay Ma'am Sara Duterte, Ma'am, at kay Bongbong Marcos. Congratulations sa inyong lahat dahil kayong mga binoboto ng sambayan ng Pilipino ay nagtitiwala sa inyo na sana matagampayan natin ang bawat isa at saka sa ikauunlad ng ating mahal na inang bayang Pilipinas. Na sana magkaroon na ng maraming trabaho para yung mga iba hindi na makaisip mag-abroad, para hindi na makaisip na lumayo pa sa mga pamilya. Sana isa yan na may isa katuparan ng ating batas dyan sa Pilipinas na magkaroon ng maraming trabaho. Magagawa na yung mga dapat magawa, mga proyekto, yung mga corruption. Sana matigil na yung mga corruption na yan dahil diyan talaga ang isa sa dahilan kung bakit hindi umaangat ang ating bansang Pilipinas. So, sana matigil na yan dahil nako, kahit sinong uupong presidente, basta andyan pa rin ang korupsyon. Sana mabigyan na ng solusyon yung korupsyon na yan at mapapanagot kung sino man sila. At saka yung mga drugs na yan, dapat isakatuparan pa rin yan. Ipagpatuloy nyo yan, Sir Marcos, President Marcos, sana ay ipagpatuloy nyo yung nasimulan na yung about sa mga droga na yan. Sana mawala na ng tuluyan yan dahil isa yan sa pinaka number one na nagpapahirap sa ating bansa. Tapos yung mga dating nangyayari sa
sa airport natin, yung mga ano, yung mga nadudok, nawawala ng mga bagahe o mga nawawala ng bagay ang mga ano, yung mga OFW. Yung may mga nilalagay sa ano, bagahe. Sana po hindi na mauulit 'yon. Oh, 'di ba? At yun na lang po, ipag-pray na lang po natin ang ikauunlad ng ating bayan at makipagtulungan sa ating gobyerno. Sana po tayong lahat ay magiging masaya sa panahon ngayon dahil andyan na, uupo na si President Bongbong Marcos. Good luck na lang sa ating bagong liderato, kay Bongbong Marcos, kay Ma'am Sara Duterte, at sa mga senator na nananalo, especially kay Sir Robin Padilla at sa iba, no? Sana magiging magkaisa na tayong lahat. Sabi nga, unite Philippine, no? So yung mga gulo-gulo dyan, yung mga rally-rally na yan, ha? Stop na yan. Huwag na sanang pamihasain yan, yung mga ano, katigasan ng mga ulo dyan. At sana, magising na yung mga kabataan na napariwara sa kanilang mga pag-iisip, sa kanilang mga paniniwala, dahil iba ang kanilang mga pananaw. Sana magiging maayos na ito, no? At hindi na magrally-rally pa kung saan-saan. Mag-aral kayo mabuti, mga kabataan. Mag-aral kayo mabuti para sa ikabubuting yung lahat, no? Huwag niyong sayangin ang mga panahon niyo diyan sa pakikipagbaka sa mga rally-rally na yan, no? Dahil yan, walang maidudulot na hindi maganda yan. Kaya, ang masasabi ko lang, maraming salamat sa ating lahat at mabuhay tayong mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas at mabuhay rin tayong lahat dahil sa tagumpay ng ating Presidente Bongbong Marcos. Again, maraming salamat at ingat po kayo dahil hindi pa talaga nasolusyonan ang pandemic na ito. Dahil dito sa Taiwan, tumaas ang cases. So, ingat kayo at mabuhay tayong lahat. Bye-bye!